to their backgrounds, the doctrinal formation, and necessary skills na magagamit po nila doon sa kanilang parokya. Kasi po, based on survey, with the 29 parishes, including mission stations po, there are only around 8 head catechists who received that 4-year training in catechetical leadership. And so, yan po. So now, for this year, we are in the third batch. It's a 2-year program. Actually po, hindi po, 2 years lang po. Tapos yung, ano po, yung klase nila is every first week of the month lang po. So kaya, ayun. And then, doon po sa content na binibigay namin sa syllabus, hindi po talaga lahat na ibibigay. Kasi nga din po, yung limited time. Kasi yun sila nagtatrabaho full time sa mga parokya. And sa ngayon, we are on the third batch, and our bishop just last year during our meeting, kasi po from time to time bumibisita siya sa office, tinatanong niya ako, kumusta na yung program natin na SETRE, ano na daw yung ano, saan na daw kami banda, kasi po gusto niya na since yung catechetical center ng Davao for religious education po is na ano na siya, yung program doon sa Holy Cross of Davao College is more on the academic na no more formation in the community life, pastoral, and spiritual formation. Focus on academic. So, he wanted to have that 2-year course in our diocese into 4-year course. And yan po yung pinaproseso namin ngayon in coordination, in collaboration with our diocesan school sa college sa Coryeso po. So yun yung isa sa mga programs namin sa diocese na masasabi namin, masasabi ko na kumbaga ba, meaningful sa amin kasi nagawa namin na i-arrange yung pangangailangan, na address yung pangangailangan ng mga head catechists doon sa parokya kung saan sila nilalagay. Ayun po. Opo. Opo. Yes po. And meron po kami catechetical center sa diocese. That is why po ako. Doon sa catechetical center, nandun na yun sa youth, sa PA, sa FLAG. Doon po nakalagay lahat. Yung sa IPA, doon po sa catechetical center. Under po yun siya sa catechetical formation po. Opo. Opo. Yes. Yes. Tapos kadalasan po kasi sa amin na mga staff ng diocese namin sa catechetical center po, may dalawa po, may madre po kami, tapos graduate po kami ng sa catechetical center po, college po, with license. So yun po yung experience. Sa pangalawa po, doon po sa aming diocese, meron po kaming practice na every year, we have this what we call, before, nung ma-organize ito, we call it SCI or Summer Catechetical Institute. Our participants are the priest and the key leaders in the parishes. And during that gathering, yung mga pare, yung mga key leaders, specifically last year na SPI namin, tinawag na namin na SPI kasi summer pastoral institute po, kasi yung mga sumasana, pinapasali na po namin is yung galing po sa different pastoral areas po ng parokya, hindi lang po yung lahat catechist, meron na po in charge sa liturgy, yung tripod po sa worship, sa preaching at sa service. Kaya po yun nilipat at instead of SCI, lalo na po namin na SPI. And then of last year, ang binigay po namin is in address again to the recommendations.
the DPA-6. Pinagawa po namin ang lahat ng parokya ng kanilang parish strategic plan. Kasi po yung diocese namin, nagkaroon na po ng parish diocesan strategic plan implemented the year 2016 to 2018. And so we pass on the skill to the different parishes because the diocesan staff received that the skill, the knowledge, and doing the diocesan strategic plan through Bukal ng Iban. They are the ones who journey with us. And so last year, the different parishes had their already their parish strategic plan in addressing what is really the need of their parish. And the parish, the priority of the parish differs of what element they need most. But, because there are two elements in the diocesan pastoral priority that we have. First is addressing the integral faith formation, and the other one is the answering the signs of the times. And more majority in our place, in our diocese, since maraming lumans, mga sa IPA na belong, yung kanilang pinili is on how to address the signs of the times. And of course, kasali na doon yung specs, integrated health, specs. Last month of April, nandun na po kami sa portion na pagbabaliktan na kung saan na sila banda. For the year 2016, saan na po ba sila sa kanilang parokya, na apo po ba nila yung 10% na sinabi nila na within 2016, ito yung matatapos namin. For this year, 2017, ano na ang natapos? So, yun din po. Maybe of next year, malalaman na namin kung nagiging productive ba, may nagawa ba sa parokya, kung na-address ba talaga yung pangangailangan ng mga tao sa parokya. So yun na din po yung titingnan sa diocese ko. Saan na naman banda yung pastoral, yung mga pastoral centers sa diocesan level, saan naman kami banda makakatulong sa kanilang mga pangangailangan. So yun po yung experience na significant para sa ako. Wala pa akong sagot sa pangatlo. Ito pa natapos. Yung sa ano talaga ba rin yung
Okay, so you means of communication. In our different activities, kasi ako po yung sa pastoral secretary mo. yung ginagawa ko po pag may mga ganito pong gathering namin sa diocese. Of course, first and foremost, bago po yung mga letters, pinipresent po nung pastoral director namin muna sa kanilang presbiteryo. Bago po yung letters po, kasi po paminsan-minsan, kasi po yung, di ba po sa pastoral, hindi naman po kasi lahat ng pare kasali. Tapos may mga pare din po kasi kami doon. Bakit ganito ganyan? So, pinipresent muna ng pastoral director namin sa kanilang sa presbiteryo yung activity. Pagkatapos ng pag-finalize na nila together with the bishop, bago pa po yung letter na ipa-follow through na ibibigay ko sa mga parokya. And after that one, the follow-up will be through text po ng sa pura parish priest at saka sa mga head guys po kung sino man ang concerned person sa kanilang parokya. So, based on experience, mas maganda at mas effective kapag may activity, yung priest talaga ang ikaw-community. Kasi po paminsan-minsan, as per experience, may iba po kasing mga Catholics na sinasabi nila, eh si Father yung nakapaalam kung sino yung pasasalihin, kung anong gagawin. Tapos yung ibang pare din naman, sinasabi na, at tatanungin ko muna yung staff ko kung sino pagpapalain. Pero kadalasan talaga yung pare, mas maigi kapag yung pare ang itinitext, kinukumusta kasi po nagre-respond, tapos nagpapadala po talaga siya kapag yung pare ang itinitext. Pero kung po yung catechist lang po, konti lang po yung magre-respond. Tapos yung ginagawa, kasi po si Bishop, every time may activity, tinatanong agad, sinong parokya ang walang delegate, sinong pari ang wala dyan, kahit nasa malayo siya, text lang ng text. Kaya yun, yung mga pari, lalo na pag ginamit na yung pangalan ng Bishop, nagpapadala agad. Pero yun yung sa experience ko, mas madali yung response kapag yung pari ang tinitext, pina-follow up sa mga activities. Mas madali yung sagot. Parang wala na po sa mamaya na lang kung meron pa.